Hi guys, welcome back to my channel. Guys, maglilinis tayo ng carburetor ng ano, ng Terminator 175 Kawasaki, guys. Ito yung motor na ginamit ni Arnold Schwarzenegger sa pelikula na Terminator, guys. So, malaking motor, parang big bike, guys. Pero ito carburetor niya, guys. Ito. Ito, guys, palyado na kasi kaya kailangan natin linisin 'to. Ito, guys. Lilinisin natin 'to. Bubuksan natin, tapos linisin natin. So guys, hey guys, mag-overhaul tayo ng carburetor ng Kawasaki Terminator. Ito yung guys, kinalas natin doon sa kanyang katawan. Ito yung carburetor ng Terminator, guys. Ng klase, guys. Malaki. Kaya malakas sa dahil malaki yung carburetor niya. Ito guys, kuhaan natin yung motorilyo. Magsimula tayo guys dito sa diaphragm. Kasi ang kailangan natin magawa dito guys, yung float valve niya, pero ganun pa man, linisin na rin natin lahat guys. Kailasin natin yung kanyang diaphragm. Terminator guys, Kawasaki, yung ginagamit ni Arnold Schwarzenegger nung sa pelikula niya na Terminator. Ito yung kanyang isang carburetor. Kawasaki Terminator. Diaphragm niya guys. Ingat lang, baka mapunit ito. So natanggal natin guys yung diaphragm. Bubuksan natin guys ang ilalim. Hop, yeah, may naman po guys. Hindi kasi sabihin na pala. Ito guys, mahirap kasi Allen wrench guys, maliit. Ito Allen wrench lang kasi. So ito, buksan natin guys. Puro tayo carburetors ngayon guys, kasama sa paggawa ng makina, carburetor, distributor, electronic, ano niya, kaya natin gawin yun guys, kasi kung hindi natin gawin yun, hindi natin mapapanda yung makina. Maghanap pa tayo ng eksperto magawa nito. So ito guys, kahit papano guys, unti-unti natin dahil kahit papano naman guys, marami na tayo experience sa pagbaklas ng carburetor. Sim category lang naman yan guys, sim function lang, kaso iba-iba lang design, nagkatalo lang sa design yan guys. May diaphragm, may cable type, mayroon electronic type, so iba-iba guys, doon lang sila nagkatalo. Yun lang yun, dumi guys oh. Upod ng dumi oh. Eh, dumi dumi oh. Ah, pula green. So ito, dumi rin guys. So, baklas tayo. Ito guys, ang problema niya. Yung float na to guys oh. Kasi yung float na to guys, nag-overflow, yung nagsasara guys. So, hanapin natin yan. Ito guys, titistingin ko guys ah. Hihipan ko siya. Hihipan ko rito. Butas na to. Kaso lang, hindi ko mapakita sa camera eh. Mahirap. Sige. Well, try ko lang. Ayan, ayan.
Actually guys, nagsasara naman siya. Nagsasara siya. Pumili mali siguro guys. Ito, plot bag niya guys. Sobrang ano. Sobrang sagad guys. Dapat ganyan lang siya guys. Oh. Diba ganyan? No, sagad siya guys. Oh. Dapat ganyan lang. Sarado na siya guys. Kasi pag gumano guys, mag-overflow yun eh. So dapat guys, gitna lang siya. Ganyan lang. Oh. Yan. Pag gumano na yung plot bag niya guys, magsara na yan. Pero ito guys, kasi sagad. So, hindi siya magano. Hindi siya mapupuno siya guys nito. Matatapon lang gas niya. Mag-overflow lang sa carburetor niya. Dapat ganyan. Kalahati lang dapat ng lagayan niya. Dapat kalahati lang nito guys. Ang lalagyan nitong gas niya. So, hindi pwedeng pagsagad guys. Ibig sabihin, mapupuno ito. Lalabas, maghanap ng labasan yung gas. So, gagawin natin guys. Adjustin natin yan. Pero bago pa man yan guys, linisin muna natin. Linis muna natin yan guys. Ang mga parts ng carb. Parts ng carburetor guys, linisin muna natin. Kasi importante yan guys, bago natin balik. Yan. Ito ay mabuksan natin ito. Bukahan natin ng hangin. Tapos ito malaki. Malaki yan guys. Sana yan. Kukunin natin yan ng ano. Ocho ba? Ocho nga ba eh. Ocho. Ayan. Ilan ba ito na siya? Ito ang minjit niya. Ito ang minjit guys. Laki. Ito pa lang kasi guys. Laki ng minjit. Ito yun. Laki ng wotos kayo. Laki. Laki ng butas ng minjit niya. Linis na yun to. Ah, guys. Ito yung guys, yung float bulb niya guys. Ito, float bulb. Itong plot valve, ito yung check valve niya, yung nagsasara guys, ito. Ito yung nagsasara ng gas. Pagpuno na. Okay guys, pwede ito, linisin ko na ito. So let's go, linis mo tayo guys. Hey guys, ito na yung ating carburetor na linis na guys. Linis na natin. So, yung gagawin natin guys, babalik na natin yung mga nakabit dito. Mga kabit dyan guys, babalik natin. Ito guys. Ito kanyang diaphragm. Yeah, checkin natin guys ha. Kasi medyo may gas pang pinakapuno niya guys ha. Pag may gas pang kasi pinakapuno. Ito guys ha. Press ko siya natin ito kunti. May carbon siya. Parang may carbon. Yung parang puti-puti, puti gas. Parang tutong. Baka ito yung kukos na masabit. Kaya bisa na mamatay, nadidelay. Nadidelay yung pag-ano niya. Power up.
I-lubricate lang natin guys ng langis. I-lubricate lang natin ng langis yan. Ganyan. Para pag pinasok natin dito guys, madulas na siya guys. Dito sa lagayan niya guys. Ayan guys, kasi may guide naman to guys. Oh. So ito guys, naka-umbok dito likod. So pag ganyan siya guys, ibang klaseng diaphragm to guys eh. Ito yung sa mga 175 na barako, magkaiba rin. Magkaiba sila ng carburetor. Pero makina nila, parehas lang guys ng terminator. Barako tsaka terminator. Actually guys, itong diaphragm niya guys, hindi na ito original. Kasi dati guys, ang original niyan may ano yan eh. Parang may kanto, may ano sa dulo. Meron siyang parang limit yan, kung lock ba yun, ano, basta meron siya kaya ganun. Ito guys, dito yan kasi, para dito nga sa dulo. Ayan. Ganyan siya. Ito yung tunnel niya, malapad. Kasi yan lang makinawa ko kanina. Malapad din ang ulo. Pero bago yan guys, lalagay mo natin spring. Ito guys, spring. Yan, dito yung guys ang kalagay. Para maglalaro yung diaphragm na yan. Ang spring magkukontrol ng kanyang ano, laro. Yan. Yan guys. So nalagay natin guys to. Chichikin natin guys kung maganda laro niya guys. Kung bumabalik siya. Kasi minsan kasi guys, once na ginawa mo na yan, minsan yan pag maito guys oh. Eh malambot naman guys. Madulas naman siya guys. Ito yung ano niya, throttle. Yan. Ito yung tagusin sa kabila yan guys oh. Okay naman guys. Open naman siya. Ayan. So okay na siya guys. Ang gagawin naman natin guys, lalagay natin ito guys. Yung mga para sa ganyan guys. Ito yan guys. Dito siya guys oh. Ito yung kanyang mga jets guys, lalagay natin yan. Ayan. Ayan. Ngayon to guys, malaki kasi ang butas niya eh. Malaki ang butas niya guys. Ito. Malaki siya. So gagawin natin, hanap tayo maliit. Subukan natin yung 175. Malaki ito guys eh. Try natin ganyan si 25. Ito guys, natatanggal ito guys eh. Napapalitan ito guys yung jets niya eh.
kayo madali yan. Talpak mapalit tayo ng jits niya. Subukan natin kung alin ng gas siya guys na jits. Kung 75 guys, try natin 75 para tumipit sa gas. Malakas daw sa gas guys eh. Gawin natin guys ngayon. A-adjustin natin yun guys. Mag-a-adjust tayo ng jets. Kuha tayo dito sa mga lagayan ko guys. Yung mga jets yan dito guys eh. Hanapin natin yung 75. Meron ako kahapon nakita rito. Nung nag-ayos ako ng ano. Nasa kotse. Dalawa po 75 po rito eh. Ito ang laki eh. Ang ating butas na maliit. Ang laki ito. Ang laki. Ito ang isa. Ang laki ito. 75. Bago to. Okay, 75 bro. 75. Palitan natin guys ng 75. Try natin. Itipin sa gas to guys. Simukan natin 75. Pagka umukay 75 guys, okay the best yun. Sarado ko ito. Kasi baga naman. Maghalo ang pinesa. Ito, dito na tayo sa itong isa pa rito. Ayan. Ito guys, yung laki ng butas na ito. Okay, ito yung kung ngayon. Laki ng butas. Ito talaga ito. Ito talaga ito. Yan. Tapos ito. Ito sa bukaan. Dito ko kinuha ang ngayon na kasi. Hindi ko kasi na. Pwede sa galing yan. 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 Saan? Yan. One. Eh, buksan mo natin ito siguro. Buksan mo natin siguro ito. Kasi, bubukahan natin. Bum.
Kumbahin natin ito ng hangin para magayos pinol niya. Kumbahan ko lang guys ng hangin. Delikado pa ito. Guys. Yung mga tunelyo niya, mga baldado na. Yan lang. Man. Counterclockwise. Kalahati. Isa. Isa at kalahati. Yan ako na. Isa at kalahati lang natin yan. Yan, dito naman tayo sa plot. Ito guys, plot niya. Ganyan siya. Adjust naman tayo dito guys. Adjustin natin ito guys kasi nag-overflow siya guys. Sobra siya sa gas. So ito, gagawin natin. Para malaman natin kung hanggang saan yung ano niya, tutulak na lang natin mamaya pag nag-adjust tayo. Kung hanggang saan yung hinto ng gas niya guys. Kasi kung ang gas niya sagad itong float bulb niya, pag sagad na guys, apaw na yung kanyang lagayan. Pag mapaw, wala kang ano yung kundi over na na guys. Overflow na siya. Wala siya bang dahilan dun. Hindi mag-overflow na siya. Yan, kagayaan guys. Oh. Mataas. Mataas siya ngayon. Mataas siya dahil didiin na lang natin mamaya pag na-adjust natin ang plot niya. Natatantya ko naman niya kung hanggang saan laman niya. Kasi hindi mo na masukat ng tama yung pagkaganya. Kasi hirap yung carburetor ng klase. Yan. Yan na guys yung puno niya. Antay naman kasi. Pagkaganyan. Yan pala. Ay, di pa pantayan kayo. Kunti. Yan, ganyan guys. Pantay siya guys, oh. Yan. Ngayon, hihipan ko na naman doon ng hangin dito. Pero makita ko kung tama. Tapa lang to guys. Ito problema ko guys, oh. Kung tagas to guys, eh. Pagkakataon, eh. Tagas to guys, pag nagkataon. Sasarado na natin. Sarado na natin guys yung kanyang carburetor. Finish na tayo niyan, finish. Ito na pinakahuli, takip. Ito lang ka simple guys magawa ng carburetor ng ano ng Terminator Kawasaki Terminator 175. Yung parang big bike siya guys na motor yung ginamit ni Arnold sa pelikula niya na Terminator. Ito yung guys. Kawasaki na 175. Yan siya. Kahalin na rin siyang tunelyo sa baba. Lagi na pa yung carb niya guys eh.
Ano guys yung throttle niya, yung ano, yung idle speed. Idle speed guys. Kakabit natin muna idle speed niya. Idle speed screw. Ito yung minor na tinatawag. Yan. Ito yan. Yan. Yan ang minor niya guys. So, yan guys. Tapos na. Tapos na to guys. Malinis na. Pwede na ikabit sa makina. Ito yung kanyang choke. Choke niya guys. Okay. So, paano guys? Let's go. Kagabit na ito natin sa makina. Tapos na. Hanggang dito na lang guys. Thanks for watching.